pag-usapan po natin ang tulog. Alam naman natin, pag kulang tayo sa tulog, lagi tayong puyat, hindi po maganda sa katawan yan, di ba, nahihirapan din tayo. Pero alam nyo ba, pag sobra sa tulog, mga lampas 10 oras ang tulog sa isang araw, hindi rin yan maganda. Tingnan po natin yung epekto nito sa katawan. Ideally po, or pinakamaganda ang tulog natin, mga 7 to 9 hours. Pero ibang tao, kahit 6 na oras lang, kaya na nila. Yan po ang pinakamaganda, mga between 7 to 9 hours. May taong 6 hours lang, kaya na nila. At may tao naman, 10 oras ng tulog, kaya na nila. Yan po ang kailangan natin, kasi pag natutulog tayo, dyan naghihilom yung katawan, mas lumalakas tayo. Ano problema pag kulang sa tulog? Palagay natin, mga 5 hours lang ang tulog mo sa gabi, di ba? Mas irritable ka, hindi ka makaisip, parang nai-stress ka. Ang kabog ng dibdib, mabilis, irregular pa. Minsan, di ba, lakas ng palpitasyon. Naha-high blood pa minsan pag kulang ka sa tulog. At may risk pa magkaroon ng diabetes. So, lalo na sa kabataan, kailangan matutulog ng mahaba para mas tumangkad sila dahil lumalabas ang growth hormones. Ito po yung bad effects ng kulang sa tulog. Marami nang kakasakit. Ang problema naman po, may mga tao sobra naman sa tulog, mga 10 oras o lampas pa. Bakit kaya ganito kahaba ang tulog nila? Ayon sa pag-aaral, posible na may diferensya yung pagtulog nila. Ibig sabihin, hindi masarap ang tulog nila. Baka yung paghinga nila, malakas ang hilik, kulang sa oxygen, hindi sila ganun nakakaisip, masakit ang ulo, nage-headache. Pag sobra din sa tulog, sasakit din yung likod, ang tagal mo nakahiga. Minsan, pagtulog ng tulog, kulang din sa galaw eh. Baka tanghali na, tulog pa, parang jet lag yan. Ayon sa pag-aaral, tumataas din ang risk for sakit sa puso at diabetes pag sobra sa tulog. Ito yung mga lampas 10 hours. Yung mga taong depressed, mahaba din ang tulog nila kasi dinadaan na lang nila sa tulog. So pag sobra sa tulog, yung kaibigan ninyo, kakilala ninyo, kailangan din pa-check sa doktor. Baka may diferensya sa pagtulog nila. Ibig sabihin, hindi normal eh, 10 hours, hindi pa siya happy. Pero kung kulang naman sa tulog, hindi rin maganda. So doon lang tayo sa 7 to 9 hours. Tapos sa gabi, syempre, dapat tahimik yung kwarto, madilim, relax lang, wala ka ganong iniisip. Kasi kung marami kang iniisip, hindi ka talaga makakatulog kung may mga problema. Meron namang mga tao talaga, lalo na kung may edad na, senior citizen na, maiksi na lang ang tulog, mga 6 hours na lang. Ang pwede nyo gawin, yung mga may insomnia, higa lang po kayo. Higa lang kayo sa kama, kahit gising kayo, kahit papaano nakahiga kayo, nakapahinga naman yung katawan ninyo, pwede kayong magdasal, o mag-isip na lang ng mga gandang bagay, kahit papaano, mamaya makakaidlip na rin kayo. So sana po nakatulong ang tips natin, 7 to 9 hours of sleep, yan ang pinakamaganda para po sa atin. God bless.